Halos 5 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho noong nakaraang taon dahil sa pandemya at isa ako sa kanila. Ayon sa balitang isinulat ni Ben De Vera ng Philippine Daily Inquirer, 4.5 milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Katumbas nito ang mahigit 10% unemployment rate na siyang pinakamataas sa loob ng 15 taon. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagsasara ng mga negosyong labis na naapektuhan dahil sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng community quarantine o mas kilala sa tawag na lockdown. Paano naapektuhan ang aking hanap buhay dahil sa pandemya? Narito ang aking kwento. Good day, Naimbag na Aldaw! Magandang araw mga kaibigan! I am Frances Ivy and welcome to my YouTube channel. Tama ang inyong narinig, mga kaibigan at napanood. Magkukwento ako kung ano ang nangyari. Opo, isa ako sa halos 5 milyong Pilipino na nawalan ng trabaho noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Sisimulan ko ang aking kwento noong 2018. 2018 patapos na ang taon. Nagtatrabaho pa ako noon sa Office of Civil Defense, isang ahensya ng gobyerno tanggapan ng panggulang sibil na siyang namamahala o in charge sa disaster risk reduction and management. Ngunit dahil hindi ko matapos-tapos yung aking Master in Communication na naka-enroll ako sa Open University ng Polytechnic University of the Philippines, dahil mahirap, nasa Baguio City ako, tapos yung eskwelahan ko, kahit nasabihin nating Open University, I still need to travel around 8 hours almost every week or every other week para makapag-comply sa mga requirements, dahil inabot na ako ng 4 taon pa bago matapos itong masters ko, I decided na mag-resign na sa OCD at parang kinuha ko itong pagkakataon para lumabas sa aking comfort zone at subukan yung ibang field na gusto ko namang tahakin. So yun ang nangyari noong 2018. Fast forward tayo sa 2019, I have 2 great opportunities na dumating sa akin, 2 blessings, malalaking blessings noong taon na yan, 2019. Although sabihin na natin na I didn't have full-time work noong 2019. Hindi ako naging permanente sa trabaho, puro part-time lang yung ginagawa ko. Pero may mga blessings pa rin, 2 malaking blessings na nangyari sa akin. Una, binigyan ako ng pagkakataong makapag-share ng aking mga nalalaman sa broadcasting, particularly on TV or television production, dahil may offer sa akin ang University of the Cordilleras to teach TV productions sa mga second year communication students. So that's the first time I had teaching opportunity, dahil yung mentor ko noon, si Dr. Roldan Taa, na siyang Dean ng College of Arts and Sciences ng University of the Cordilleras. If you are watching, sir, thank you po sa opportunity na binigay niyo sa akin. Thank you sa pag-mentor niyo sa akin nung ako'y estudyante niyo pa lang. Lahat ng mga pag-iyak namin paghabol sa deadline is nagbunga. At ito na nga, binigyan mo ako ng pagkakataon para i-share mga experiences ko sa media by teaching the communication students. So that was 2019. Nagturo ako ng isang subject pero napamahal ako sa pagtuturo. Siguro it runs in the blood since both my parents are public school teachers. Yung tatay ko po ay head teacher ng Paratong Elementary School dito sa bayan namin, and my mom is a master teacher one din sa same na school. Naisip ko na parang it runs in the blood, that's why napamahal ako agad sa pagtuturo. So one semester yon, na-extend sana. It was a part-time job kasi isang subject nga lang, tapos once in a week ako nagturo, that's every weekend. Gusto ko sanang i-extend, pero may dumating ulit na isang blessing. I was chosen to be one of the
28 delegates of the Philippines or to represent our country in the 46th Trip for Southeast Asian and Japanese Youth Program or called SEAP. I'm one of the 27 youth leaders or mga kabataang Pinoy na nagrepresent ng bansa natin noong 2019 sa SEAP o sa programang ito. It's an international leadership and cultural exchange program na funded by the Japanese government. 2019 was a great year for me, I believe. Kahit na broken-hearted ako first semester ng taon, pero bumangon tayo, lumaban tayo. Yung alam ko, 2019 is 365 days, pero kinuwento ko lang siya in a span of minutes. Pero fast forward na tayo sa 2020, kung saan ang dami talagang nangyari, pero parang ang bilis ng mga pangyayari dahil most of the time, nasa bahay lang tayo dahil lockdown nga. So 2020, nagsimula ang aking taon na maganda dahil nabigyan din ako ng opportunity to work kasama ang mga matino, mahusay at maaasahang kawani ng gobyerno, yung mga kasama ko po sa Department of the Interior and Local Government sa Cordillera Administrative Region. Hello po sa inyo dyan sa DILG CAR. Kay Direk na ngayon ay USEC na, si Sir Marlo Iringan at kay ARD noon na ngayon ay Regional Director na ng DILG CAR, kay Ma'am Araceli San Jose. At sa lahat ng empleyado po ng DILG CAR, hello po sa inyo dyan. So, ayun, I worked for DILG for half a year noong 2020. The plot twist here is, while I was working as the information officer of the DILG CAR, I was also teaching part-time din po every weekend sa University of the Cordillera. So yun, tinuloy ko yung aking pagtuturo after nung SEAP. So ayun, I grabbed the opportunity kasi napamahal na nga sa akin yung pagtuturo. So while working as a job order employee sa DILG CAR, every weekend nagtuturo din po ako sa University of the Cordillera. So I had two jobs last year. First semester, at least. Ayun na, papasok na sana yung third semester or tri-sem. I was still expecting na sana makakapagturo pa ako, makakakuha pa ako ng load. But since na-lockdown po, lahat ng mga klase is nag-online na. And kinailangan na magbawas ng mga faculty. Although, na-explain naman sa amin na maayos, I don't have any hard feelings sa University of the Cordilleras. Ayun, nawalan po ako ng trabaho and was juggling two jobs first semester of 2020 and then I ended up with nothing. Dahil natapos din po yung kontrata ko sa Department of the Interior and Local Government sa DILG. It was a half-year contract kasi. Although they gave me an option to renew the contract, pero I declined na. Kasama ko noon yung dalawang kapatid dahil doon sila nag-aaral. So I made the very hard decision. Tapos na kasing mag-aaral yung sumunod sa akin, si Kate. Natapos na niya yung kanyang kurso sa St. Louis University. Patapos na rin yung kapatid ko sa kanyang senior high school. Same school din sa UC. What's the purpose of staying? Napaisip ako, bakit pa ako mananatili sa Baguio kung mag-isa na lang ako? Tapos naman na, wala na akong binabantayan, wala na akong ginagwardyahan. One of the reasons why nagstay ako sa Baguio to work is, wala na, since tapos na nga silang mag-aral doon. I was not given an opportunity to teach again and dinecline ko din yung offer to renew the contract with the DILG. But I love these two organizations po. Grabe yung pag-mold nila sa akin. Grabe yung ang alaga nila sa akin. Hanggat maaari sana ayaw ko silang iwan. Kaso nga, dahil pandemic happens, parang gusto nating unahin yung safety natin for our wellness. Kasi aminin na natin, parang mas delikado kasi to stay in a city kapag ganitong klaseng problema yung kinakaharap natin. We are facing a global health crisis. Based sa experience and sa mga napapanood natin sa balita, mas delikado kapag mas maraming tao. And saan ba yung mas maraming tao? Sa syudad. So, I decided to come back home here
sa Narvahan, Ilocos Sur and look for another job opportunity. Thankfully, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Binigyan pa rin tayo ng oportunidad na makapagsilbi sa kapwa nating Pilipino bilang isang kawanipa rin ng gobyerno. At ngayon, nagsisilbi po tayo bilang isa sa mga empleyado ng local government unit. Isang town ko. Hindi na ako masyadong magbabanggit kasi baka ma-issue pa tayo. Baka napanood to ng Civil Service Commission. Hindi naman siguro pag bawal lang pag-ulang. Hindi ko naman pinababayaan yung aking mga responsibilidad sa aking opisina. So, ayun na nga po yung nangyari sa akin nung nakaraang taon, noong 2020, parang roller coaster ride talaga. I know na wala pa ito sa kalingkingan ng mga naranasan ng talagang nawalan ng trabaho totally dahil retrenchment, nagsara yung kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan dahil nawalan ng kliyente, nawalan ng customer. I know wala ito sa mga napagdaanan ninyo, parang another kind of battlefield itong pinagdaanan natin. So, grateful ako na may mga opportunity pa na dumating. Grateful ako na hindi totally tayo nawalan ng trabaho. May nagsaraman ng mga pintuan at mga bintana. May nagbukas naman ulit ng isa pang pintuan para makapagsilbi muli. I-shoutout ko na rin si Jeffrey Gallardo, isa sa mga Abra vloggers, mga sikat na vloggers dyan sa Abra, province of Abra. Hello, Jeffoy! Pa-shoutout din naman sa next vlog mo. Yun, nabasa ko kasi yung post niya kanina, parang sakto lang dito sa topic natin ngayon. Sabi niya, kung may mga nagsarang pintuan, bakit hindi ka gumawa ng isa pang pinto? You make your own opportunity out of what you have. Alam ko mahirap kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay, pero isipin natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi nagsasawang suportahan tayo. Yun din yung isa sa mga coping mechanisms ko. Hindi ako nawalan ng support system. Pagkos ay mas tumibay pa yung support system ko na galing sa aking family. So, I'm really grateful. Napakaswerte ko talaga dahil hindi ako nawalan ng moral support from my family. That's why I survived last year. At ito na nga, panibagong challenge, panibagong taon, panibagong pagsubok. Sana matapos na itong problema natin. Parang word for this vlog, word of the day's opportunity, ano? Parang may count ng word. Word count, opportunity, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anyway, ay pagdasal ko natin, sama-sama po tayong manalangin na matapos na ang ating problemang ito para makabalik na tayo sa normal. Sabi nga nila parang mahihirapan na tayo dahil yung ekonomiya natin sobrang apektado na rin. Yung mga recent na balita ngayon sa economy natin, kung mapapansin nyo din po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, Diyos ko, sakit sa banks. Pero ayun, Pinoy tayo eh, kaya natin yan. We are known to be resilient, pero parang minsan na naiiba yung definition natin when it comes to resilience. Pero anyway, that's not our topic right now. Ayun po, salamat sa pakikinig sa aking rant. Wow, rant talaga. Sa aking kwento kung ano ang nangyari sa akin or kung paano ako naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Aside from the fact na hindi ako nakapag-travel for last year, 2020, kasi halos every year po may mga overseas travel tayo, kung hindi bakasyon, eh, may mga conferences tayo dinadaluhan. Pero last year lang talaga tayo hindi nakalabas ng bansa. Hindi ko na alam pa ano i-end to. Pero ang bottom line ko, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, eh sana huwag tayong sumuko sa ating laban. May mga silent battles tayo, may kanya-kanya tayong problema. At the bottom line here is, the message that I just want to impart with you is, huwag tayong sumuko sa laban. Just pray, kanina pa ako nagsasabi, no, dasal lang. Nasan lang talaga. Pero hindi yun joke ha. Pero isa kasi yun sa mga effective na survival or coping mechanism natin. Yung pagdadasal. Yung pagtibayin pa natin yung ating pananampalataya. At i-appreciate kung ano yung meron tayo. Mag-focus tayo sa blessings, hindi sa problema. Bottom line is, hashtag laban lang. So that's it for this vlog, mga kaibigan. Please don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and follow me on all my social media accounts, everything at Frances Ivy.
Alam nyo ba, may TikTok na ako, guys. So, TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. Everything at Frances Ivy. Follow nyo po ako and subscribe to this channel. This has been Frances Ivy saying thank you all for watching, mga kaibigan. Nagulul pa ako, isa pa. This has been Frances Ivy saying... Ano nangyayari sa akin? This has been Frances Ivy saying thank you all for watching, mga kaibigan. And see you in my next vlog. Kala nyo tapos na, no? Kasi nakapag-extra na. Nagbabalik po ako para pasalamatan lang yung mga offices na aking pinagtrabahuan. Taus-pus po akong nagpapasalamat. Una, sa Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region. Sa Department of the Interior and Local Government, Cordillera Administrative Region. Sa University of the Cordilleras. At sa aking present home ngayon, sa LGU Narvacan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng chances na binigay ninyo sa akin at sana hindi kayo nagsisi na hinair ako at sana kahit pa paano ay may mga naitulong po ako sa inyong agency. So, this video was made just to share what I experienced. Note na very grateful po ako sa mga nabanggit na opisina at forever po pong tatanawing utang na loob yung pagkakataong binigay nila sa akin na makapagsilbi along with that. That's it! Bye-bye! Final na to. Abay na talaga.